yung 2019 favorite ni Miss Ann Clutz na isang sikat na beauty blogger sa ating mga Pinoy sa Pilipinas. At saka ito din sa Thailand na si Miss Khalifa. Siya guys, nakita ko din sa kanya, best niya ito sa 2019. Welcome back sa aking video. And today, papakita ko sa inyo ang aking daily makeup. Simple makeup lamang na will take 5 minutes. So 5 minutes lang ito guys. Maximum lang guys is 10 minutes kapag natatagalan ako sa aking kilay. And then i-review ko ang aking favorite na foundation. Ito yung foundation ko, favorite foundation ko from L'Oreal Paris na 24 Hour Fresh Wear. So ito guys, ito yung 2019 favorite ni Miss Ann Clutz na isang sikat na beauty blogger sa ating mga Pinoy sa Pilipinas. At saka ito din sa Thailand na si Miss Khalifa. Siya guys, nakita ko din sa kanya, best niya ito sa 2019. So kaya noong summer, nag-try ako nito at saka nagustuhan ko din siya. Kasi guys, long lasting talaga. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginagamit at saka mas paano pa siya mag-last kapag gagamitan pa natin ng ibang products. So una guys, nagsastart talaga ako ng primer. Hindi na ako nalalagay ng sunblock kasi itong primer nito ay guys from Sola. Isikat din sa mga reviews nila dito. So it's only 39 baht dito sa Thailand. So this is Sola BB Primer SPF 50 PA++. So broad yung spectrum ng sunblock niya. So maganda siya. So nilalagay ko lang siya ng ganito. Ganito ako maglagay guys. Ito ko talaga ng puntik-puntik. Kasi feel ko even siya. Even siya ma-spread kapag ganito siya. Yan. Nalagyan ko din siya ng konti dito. Yan. Ito yung primer ko. Okay. Na may sunblock na din. Yan. Tap-tap-tap lang daw guys. Tap-tap-tap. Pero minsan kapag nagmamadalian na wala ng tap-tap-tap. Diretso na ginaganyan na oh. So mabilis lang to guys. Sponge yung ginagamit ko kasi mas nadadalian ako kaysa brush. At saka din, hindi pa talaga ako nakapag-try na mag-foundation na brush yung gamit. Nahihirapan ako eh. May brush ako pero one try lang parang mahirap. Mas matagal siya. Kaya naman pero matagal. So ganyan siya, even na ba? So titignan ko sa mirror kung even na. Yan, dito sa mga sides. Huwag kalimutan yan kasi baka puti dito tapos dyan. Hindi pantay. Ayan. And then, move on na tayo. Punta na tayo sa foundation. Ito na guys. Ito siya. Pag-open, ganyan. Dalawang pump lang yung ginagamit ko. Hindi naman sobrang dami na pump. Normal lang. Ganito lang. Oh, ganyan lang guys. Enough na yan sa face ko. Ito naman. Dito naman tayo sa puntik-puntik na style. Ganito talaga ako. Gumamit nito. Saka guys, kaya ako nag-primer kanina. Kasi sabi na, kapag may primer ka, mas tatagal pa talaga yung makeup mo din. Ah. Mas tatagal daw kapag may primer. Hmm. So, tap, tap, tap. Dito ako muna sa cheeks ko, guys. Yan. So, ngayon nga pala, guys. Punta kami sa isang car shop. Sinasira yung water valve. Water valve, ba yun? Water valve. Hindi para bulb. Water valve ng... Ano ba yun? Ng gasket? Ano ba yun? Basta... Diyan yung mga area, ang lapit sa radiator. Punta kami doon. Tapos ang ganda naman ng nanay ng estudyante ko na isang ties. Kaya nang pumunta doon na pangit tayo, di ba? Parang naligo. So ito na siya. Pantay na? Yeah, I think so, pantay na siya. So yan siya guys, lagyan ko din. Spread ko yung sobra dito sa sponge. Ispread ko siya dito sa liig ko. Ito yung blush on ko guys, gumagamit ako ng lip tint. So lip tint na guys ha. Ang narinig ko din kasi sa ibang beauty bloggers na sinasabi nila, before ka gumamit ng powder or kahit cream, mas okay talaga na lagyan mo siya ng ganito na lip tint or lip cheek na ano to. Gamitan din ng lip cheek na blush on kasi mas tatagal siya. Pero hindi na ako gumagamit ng powder guys or cream sa mukha ko na additional mamaya kasi manipis lang naman yung foundation ko na ilagay kasi pang daily lang at saka para naman din mas natural siya tingnan. So maglo-long last na ito guys hanggang talaga mamayang gabi kahit late pa ako matulog nag-blush pa din yung face ko. So after nito, before ko nagkikilay guys, nagpa-powder na talaga ako. Siniset ko na ng powder itong face ko gamit itong Punch the Magic Powder. So, iset na natin siya. Gamitin natin siya as a setting powder. Sikat din ito guys. May review ako nito. I'll put the link here in the description box. So, please check. So, ito yung Punch Magic BB Powder na sikat din. Napakagandang gamitin yung mga oily faces guys. Hindi na mag-oil yung face nyo. Proven and tested talaga kahit sa mga customers ko. And then, kapag makeup,
mas nasiset niya. So, mas tatagal at maglalas yung makeup ninyo. So, before ako nakikilay, nagaganito na ako nagpa-powder kasi ayaw ako mag-powder na may kilay. Natatabunan kasi yung kilay ko, yung ganda ng kilay ko, minsan natatabunan siya ng powder. Kasi namamadalian na. So, ito na, powder lang muna. Ganito kong powder, guys. Iwan ko ba kung tama? Yung iba kasi i-bake-bake pa ganyan-ganyan para mag-set daw. Ganyan na. Pero sa akin, wala na. Sa liig ko. Okay. Brush, 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 brush. Pag lang siya evenly. Sa camera ng mukha ko dito. May salamin. So, pwede na ako magkilay. So, I'm using a spoolie first. So, binabrush ko muna siya pataas para mas madali siyang drawingan. Drawingan. Hindi yan sa Tagalog. So, itong ginagamit ko naman yan, new guys, noon, waterproof. Ito waterproof din, pero ang mura na. 30 baht lang dito sa Thailand. And one technique, guys, mas madali siyang gamitin. Make sure na yung edges niya is ganyan na cut mo. Hindi yung parang naging curve. Dapat talaga yung magandang ganyan. So, ginagawa ko, ito ngayon medyo tataas ang video natin, no? Kasi may mga extra-extra pa ng mga tips at saka ano-ano. So, yan guys, itong blade, ginaganyan ko siya kapag yung edges niya is nagiging curve na. Para mas straight na yung edges niya. Mas maganda kasi, mas madali siyang drawing at saka ganda yung effect niya. Ito na. So, dito ko nagsisimula sa baba, guys. Mas comfortable ako. Yan. Paangat ko konti-konti. Ayan. Tapos dito, paangat din. And then sa taas. Ayan. So, yun siya, guys. May shape na siya. So, i-fill in ko lang dito sa mga edges niya. Dito talaga sa edges, pag maganda yung edge mo, may power tingnan yung kilay mo, mas maganda siya tingnan. At saka make sure guys na huwag nyong i-darken dito ha. Kasi yung sobra mamaya sa spoolie, kapag i-brush natin siya, yun na yung gagamitin natin. Kasi pag may sobrang dark na dyan, para ng box yung kilay natin, ang pangit tingnan. Na-learn ko naman din siya sa iba. At saka din, sa experience ko na din, ang pangit din talaga tingnan kung ganyan. Oh no, malayo na kasing salamin guys kasi may camera pa. Ngayon, gagamitin ko na siya ng spoolie, ganito. Yan. Dito no. Tapos yung mga sobra niya, nalagay na dito. Tapos ganyan, konti. Yan. Yan siya. Okay. Dito guys, hindi ko nalinisan yung buhok. Ganyan ako katimad. Hindi ko nalinisan talaga ng kilay. Bahala na dyan. Pero mas maganda talaga siya kapag malinis. Gawin nyo yan na, huwag kayong gumaya sa akin. And then kapag dito, lumagpas kasi naputol yung pencil kanina. Ginagamit ko guys is cotton buds lang para mas madali. So, make it wet. So, spray mo natin ng konti ng aloe vera. Yan. And then, clean it up. Hirap. Kasi makapal yung kilay ko. I'll be selling this soon in the Philippines. Kasi nga, ang ganda niya. Pwede ako nang hindi mag-concealer sa gilid at saka dito kasi magiging define yung look niya. Yan saka tingi. And then after nito, tapos na siya guys. Tapos na ako sa kilay. Pero may ginagawa pa ako na sikreto lang. Next time ko na siya i... So ito guys, sikreto ko lang ito. So next time ko na kung sasabihin ko anong nilalagay ko sa kilay ko para maging bushy siya. So kagaya ng iba na bushy-bushy look, di ba? Yung iba naglalagay ng eyebrow soap, diba? Pero sa akin, guys, it's a secret. There's nothing wrong yan. Pataas. Natutunan ko to siya sa isang sikat na Thailand YouTuber din. Makeup artist talaga. Hindi talaga siya nag-YouTube. Pero minsan yung mga gawa nila pinupose sa YouTube. Kana din sa Instagram. Para naman din makakuha ng mga customer. So, nakuha ko to sa kanya. Usually, guys, last time yung nagamit ko is eyebrow soap. Pero tambala ko doon. Kasi yung eyebrow soap, dapat mo pa siya sprayhan ng tubig or basa yung brush mo. At saka igaganyanin mo pa sa spoolie mo bago mo siya i-apply. Ito, mas nadadalian ako. At saka, mas lasting. At saka, dikit yung bushes talaga, guys. Ng kilay mo, magre-remain talaga yan. Hanggang i-wash mo yung face mo. Nawala na yung kulay. Kasi tumaas na yung... Yan. Ayan na. So, ito na, guys. Ito na yung final look ko. And then, last is setting spray para fresh aloe vera water mist. Bago ko pa lang ito na-review, ilalagay ko din dyan. So, ito ay aloe water from the face shop. Perfect pang freshen up kapag nainitan kayo. At saka na din, perfect na din para mas maset yung face natin. Oh, 1, 2, 3, 4. Usually 4 lang ako nalalagay yan. So, maximum 5. For me, ah. Gusto nyo madami, okay lang. So, ganito na siya, guys. So, ito na ang look ko. Tapos na. So, tapos na, guys. Mag-brush muna ako ng hair. Kasi ito na ang look ko ngayon. Ah, wala pang lipstick. Ano kaya ilang lipstick ko ngayon? Ito guys, tapos na ako mag-lipstick. Tapos na lahat. So, fix ko lang ang hair ko. Ito yung favorite na. So,
style ko sa hair pang Ivy Aguas. Kasi tamad ako, guys. Tamad ako na mag-ano pa sa hair. At saka namumotor din ako papuntang school. So, dapat hindi ko siya itay dito kasi masisira lang. So, dapat sa baba lang talaga. Ganito. Ganyan lang. Tapos, gumagamit ako ng clip sa hair. So, kukunin ko muna yung clip ko. I'm wearing white today. So, gagay ko yung white niya. So, hindi ko makita yung white na hair clip ko, guys. So, ito na lang muna. Isa sa mga clips na ginagamit ko. Eto. And then, dito. Yan. Ganito na. This is how I go. Even sa work ko sa school, okay lang naman may ganito. So, yan. So, ito yung look ko, guys. So, tingnan natin. So, ito. Yan sa gilid. And so, I hope, guys, you enjoy this one. So, please comment down below, guys, kung ano naman yung foundation na ginagamit ninyo na naglo-long last din. Or, please comment naman sa ano pang beauty products na gusto nyo i-review ko, especially sa mga Thailand beauty products na gusto ninyong ma-review muna bago nyo bilhin. Kasi nandito lang ako sa Thailand, madali ko na lang silang mahanap. So, thank you everyone for watching and see you again next time. Bye-bye!